We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po galing po to sa mga magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... Ah, pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Ah, hindi o. The VP would like to be the one to answer the okay, question. Okay, thank you. That's my understanding. No, I'm just moderating thank you, for everybody. Like I said... The VP wanted to answer instead of her USEC. Like I said... Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po... nating i-implement yan, may penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung na-decisionan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa kalahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions, pwede po nating ipagbawal, gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ito nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po nade-disburse yung pong MOE? Especially dun sa mga chokes, sa mga electric fans. Electric fans palagi every year yan, talamak na talamak. Janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po nadi-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakakarating po yung mga MOE, sir? Meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE. At yung sinasabi nyo pong chok allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At ito ay... taon-taon na ibinibigay sa mga teachers. Kaya hindi po tama na mag-demand ang PTA na magsusolicit ng contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang mga teachers because meron ngang panukala sa both chambers of Congress na i-increase okay. yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, pintura, varnish, alam ko kasi sa LGU, meron pong atang allocated na 1% from the real property tax ata. Na SAF para, po. SAF. Para sa maintenance ng school. Opo. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang po sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution na electric fan. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante mag-shoulder ng electric fan ng bawat classroom? Sir? Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. USEC Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam ahead, Chair, ma'am. Your Honor, we take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po,
I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... At pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Ah, hindi. The VP would like to be the one to answer the okay, question. Okay, thank you. That's my understanding. No, I'm just moderating you, Madam, for everybody. Like I said... The VP wanted to answer instead of her USEC. Like I said, supporter po ako. Hindi ko po kikwestiyonin yung budget. Ayoko pong bawasin. In fact, I'd like to put it on record, kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, yeah. confidential fund na marami nagka-question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinahin ng mga magulang, yun lang po talaga. So, paki-answer lang po kung sino saan gusto mag-answer. If I may, Senator Rafi, the secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the secretary is that she said what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator, is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA, ng parents, my understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although, I think maybe an assurance that hindi nyo naman ini-encourage talaga yon, di ba? It's not encouraged, they do not mandate it. They follow that. But, Madam Chair, okay, ano kaya ito yung magkaroon ng PTA meeting? Nandoon po yung taga-DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting para pagsabi ng DepEd, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project-project. Umayos-ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang, academic teacher. Performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may and teachers na present. At principal pa kung minsan. Kaya nga, sinasabi ko lamang po, meron dapat nagmamonitor kasi hindi po nasusunod. Kung minsan, like I said, yung kay Armin Luis to noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya nga, suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, meron pong taga-DepEd na nagmo-monitor ng meeting nila to make sure na nasusunod ko anong nakalagay sa baka memorandum sir, order. Baka sir, you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed? Ang reklamo nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bills, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan, Mr. Senator, wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Madam Chair, Your Honor, we will submit the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. At ito na lamang po, Madam Chair, test tube, hinihingi din po, kasama rin po yung test tube. Pwede pong submit natin kasi sir, I'm reminded everyone who's last na lamang po, Madam Chair. Last na lamang. Sige. Test tube. Alam ko meron natin 500 billion na budget for the test tube. Parang every year,